Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Yes. Sabi po kanina sa binasa ni Pastor Fritz, si Peter daw po at ang mga disciples, they believed in the Son of God. They believed in Jesus as the Lord and Savior. Kayo po ba ay nananampalataya din sa anak ng Diyos, sa ating Panginoon at tagpagligtas na si Jesus? Amen. But Jesus is not only our Lord and Savior. He can be so much more. Siya po ang living word. Siya po ang ating friend. At kung i-describe pa natin siya, we could say He is the Holy One. He is merciful. He is loving. He is all-powerful. He is wonderful. Meron pa po ba kayong mga terms or kataga na naiisip na pwede nating sabihin, ito ang Panginoon ko? Marami po, di ba? So, ngayong umaga pong ito, ang ating pong mga aawitin, ang lahat pong ito ay patungkol sa kung sino ang ating Panginoon. At sana po, ang mga mensahe ng awiting ito ay mailagay natin sa ating mga puso para anuman yung harapin natin sa buhay natin, alam natin na pwede tayong tumakbo sa Panginoon kasi Siya ang lahat-lahat para sa atin. Kaya pwede po ba pakitingnan po yung katabi ninyo, yung nasa harap, nasa likod? Pakisabi nga po sa kanila, it's not about you this morning. Yes, it's not about me, it's not about you. Kasi po ngayong umagang ito sa ating pag-aawitan, it's all about Jesus. So let us give all our praises and thanksgiving to our Lord and Savior as we sing these songs for Him. Sumigaw, magtaas ng kamay para sa Panginoon. You are the Holy One. You are the Living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. It's all about you.
ng Panginoon natin ay itinuturing tayong kaibigan. Sa mga pagkakataon po ng buhay na tayo'y mababa, tayo'y lugmok, nawa itong susunod nating kakantahin ay maging napakagandang reminder sa atin sa kung sino talaga ang ating Panginoon. May this song be a reminder to us that God is unchangeable, God is unshakable, because our God, that's just who He is. Ganun talaga ang Panginoon. Ganun kadakila ang ating Panginoon. Kaya po, atin ibigay ang ating mga tinig at boses sa ating Panginoon sa umagang ito. God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Lord,
unchangeable, unshakable. You are unstoppable. That's what you are. Thank you.
honor and thanksgiving to you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng kasalanan. Tayo po ay magbabasa sa Mateo 6 verse 19 to chapter 7 up to verse 6. Simulan ko po. Verse 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, ang katawan kaysa damit? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kaya't huwag kayong mag-aalala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Chapter 7, verse 1, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Mapagpakunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Sabay-sabay po tayo. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila.
Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ang Diyos ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay makakaupo na. Morning everyone. Welcome to All Generations Church. Pakibati po ang inyong mga katabi ng good morning and Merry Christmas. Feels like Christmas dito sa All Generations. We thank the Lord for the deacons, deaconess na naglagay ng mga decorations. The decorations match the aesthetic of the church and it adds life, no? And of course, your smiles this morning is a sight to behold, mga kapatid. And thank you for being here, and let us continue worshiping the Lord this morning by hearing His word. But before we go there, we will have to spend this moment in prayer. Let us pray. We thank you, Father, for bringing your children here in this place of worship, this place of transformation, this place of hearing your voice. Pray, Lord, that you will strengthen our faith. We'll be talking about the secrets of the blessed life. And Father, marami pong mga distractions, maraming mga bagay, Lord, that rob us of joy, of meaning, of purpose. But today we will choose to follow Jesus. We'll choose to hear your instructions sa aming mga buhay, Panginoon. We pray, Lord, that you will minister to us. It's one of us here. Father, we are hurting. Some of us are sick. Some of us are feeling weak, Lord. We pray for your strength, Father, because as Nehemiah says, the joy of the Lord is our strength. Father, we pray, Lord, that you will minister to us. Even we also pray yung mga nasalanta, Panginoon, ng malakas na lindol down south sa Mindanao. Pray for comfort. Pray for protection, Panginoon, especially among churches who are gathering, Lord, in their buildings this morning to praise you and worship you, Lord. May you bless them, Lord, with your protection and strength and guidance. We offer to you our lives, Lord. We ask for your forgiveness and cleansing as a church, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay marinig namin na inyong sasabihin sa umaga pong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang sekreto ng mga pinagpala, this is the second part, mga kapatid. And we are still continuing with our series na may pamagat na maginhawa, ang buhay at pakikipamuhay ni Jesus. We are looking at the life that is being offered us, life from Jesus. At titingnan din natin what is happening in the world. At ano bang klaseng buhay meron ng mga tao? At ano ba yung mensahe ng Panginoon? Ano ba yung gusto ng Panginoon na uri ng buhay sa kanyang kaharian na available para sa atin? Let us look at this survey, mga kapatid. This is very fresh, I think last year. And the Barna Group, yan po isang Christian organization that conducts mga iba't ibang surveys patungkol po sa mga kaganapan sa church. Tingnan niyo po ito. When it comes to meaning and purpose of life, tinanong po yung mga nag-church. Tingnan niyo po itong data na to kung matutuwa kayo dito. I feel that my life has meaning and purpose. Only 46% of the among Gen Z are saying, yes, we know. Merong purpose at meaning ang buhay namin. That's below 50%, no? And these are young. Mga high school, college siguro. These are young. Of course, sa US po ito, hindi ko alam kung data dito sa Pilipinas. Pero nakakatakot. The millennials, yung medyo may edad ng konti, are saying, only 47% are saying na, yes, we know that life has purpose and meaning. Millennials. Mga bata po ito, mga kapatid. Gen X. Mas bumaba, 46%. What's happening sa mundo? Diba? The boomers, however, are up by 2% than the Gen X.
48% are saying, yes, we know there is purpose. And look, sino po yung meron pa rin pananaw na ang buhay ay may purpose at may meaning? Yung mga medyo may edad na. Diba sila yung mga nagsasabing, mayroong meaning ang buhay. Mayroong purpose ang buhay. Medyo hindi ko alam paano kayo magre-react dyan sa survey na yan. Pero parang nakakatakot na yung mga bata ay hindi na nila alam what's going on sa kanilang buhay. Have you heard the news a week ago na mayroong sabay na nag-commit ng suicide sa Taguig? And these are what? Mga grade 8? So that's second year high school kung sa amin noon. And grade 10, fourth year high school, they committed suicide together sa office pa ng school. Why? Diba itong mga gantong mga edad ay nawiwindang or I don't know what's going on? Maybe Satan has really is winning in destroying the lives, especially of the young people. So anong mensahe? Ano ang mensahe ng Bible sa mga ganitong pangyayari? Na yung mga young people ay pabataban ng pabata, sila yung nawawala ng pag-asa sa buhay, sila yung mga hindi na nakikita kung ano yung meaning at purpose ng buhay, and they commit suicide. When I was second year high school, ang problema ko lang, paano ako mag-explain sa nanay ko na naligo kami sa beach o sa ilog na hindi nagpapaalam galing sa school? At basa yung damit mo, di ba? Or putol yung tsinelas mo? Dahil na kung saan kayong galing ng mga bundok o dagat, kung hindi kayo nagpapaalam, that's the only problem that we had. When we were young, that we do cutting classes at mapagkasundo ang mag-basketball ang alas 12 ng tanghali, hanggang alas 4 na yon, di na papasok sa school. Yun lang yung mga problema natin. And now the young people are saying they are bored, they don't know what's going on with their lives. Let's look at the Bible. Kasi ang pangako ng ating Panginoon ay hindi lang basta buhay, but a life, sabi niya sa John chapter 10, verse 10, life na masaya at ganap. It's a tragedy if people, especially the young people, don't know the reason for being alive. Di ba kayo na-alarma? It could further escalate to having no firm roots or foundation. Di ba? At kung wala kang roots, wala kang foundation, most likely wala ka ring malinaw na pananaw kung saan ka pupunta at anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Obviously, if this continues, mga kapatid, this is not going to possess the blessed life offered by Jesus in His kingdom. The survey result is alarming, at least for me. Younger generation can't figure out the reason for living. Di nagtatrabaho yung iba, or palipat-lipat ng trabaho, ayaw ituloy yung naumpisa ng magulang, nako naman ang naipundar ng magulang, di ba? Parang wala lang saysay na mabuhay. That's very, very alarming. Viktor Frankl, a Jew who survived the Holocaust, sa kanyang reflection, sabi niya, those who have a why to live can bear with almost any how. Yun daw pong alam nila yung reason bakit sila buhay, kaya nilang harapin yung lahat ng question na papaano sa buhay na to. Paano mabuhay, paano yumaman, paano umunlad, paano maging tapat, paano mag-survive sa mga kahirapan. Alam daw po nila yun kasi they know their whys. Do Christians have a deep understanding of the reason behind our existence? Na tayo, we have the courage and determination na mamuhay with hope even in uncertain times. Sa ating mga panahon ngayon na hindi natin sigurado anong mangyayari, tayo po ba ay alam natin yung reason behind our lives? At meron ba tayong courage and determination na mamuhay na may pag-asa? I'd like to say yes. I'd like to answer yes. Volunteer ko na kayo. No? We say yes to this. For us, life is a gift from God, a precious privilege to be enjoyed, not endured. Of course, we endure sometimes. Diba? May mga hardships na kailangan tiisin. But life is meant to be enjoyed. Life in the kingdom of God is meant to for us to thrive, not just to survive.
Yung nagbo-bloom tayo, namumunga tayo, umuunlad tayo, hindi lang tayo nagsusurvive sa buhay na to. Now, this is the blessed life made available for you and for me by Jesus Himself. It is a sermon aimed at, you know, attacking the lifestyle and the orientations among Pharisees and Sadducees. Theirs was a life of imprisonment. Yung kanilang buhay ay parang silang nakakulong. Now, Jesus came to offer a different kind of life. A life of freedom, a life of contentment. Hindi po yan nakikita sa buhay ng mga Pharisees. At hindi rin yan nakikita sa buhay ng marami ngayon. That's why maraming mga nadidepress at nawala ng pag-asa at gana sa buhay. Now, to make his sermon more practical, he began discussing what is closest to the stomach. Yung bang sa Tagalog, ano yung malapit-lapit sa sikmura natin? Jesus went very practical. What the heart aims at or longs for. He discussed that. Itong buhay na to, he offered to us free, but we have to do our part to have it. Meron po tayong gampanin, meron tayong role para makamit itong buhay na to. Let me tell you this, ito yung good news. Not a few have actually lived this blessed life. Akala mo, imposible. Akala mo, napakahirap. At konti lang, mga kapatid, maraming mga tao, maybe ikaw yun. Nasa kabila ng sitwasyon mo ngayon, you are confident in saying, yes, I know that kind of life. Yan yung buhay na sinasabuhay ko ngayon. So what is the secret? Let's find out. Number one, having an undivided heart. That's the secret, number one. Pagkakaroon ng undivided heart. Number two, knowing the difference between judgment and approval. And number three, having a balanced spirituality. First, having an undivided heart. Let's read two verses here. Sabi ni Jesus, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Number two, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Undivided heart. Jesus is discussing here, you know, the deceptiveness of earthly treasures. Yun bang empty promises ng pagkakaroon ng sobra-sobrang kayamanan sa mundong ito that you put your entire life dyan sa bagay na yan. And their undeniable fruits. Tinumpunin nyo ito. Number one, nandiniscuss ng ating Panginoon, yan sa bagay na yan, covetousness. Pag-iimbot. Yung mas malalim pa sa simpleng inggit or jealousy. You're being covetous. Saan ang gagaling yan? Sa itinuro ng mga pariseo. Na maging mahalin natin ang mga earthly things. Number two, enslaving power. Hindi mo alam, ikaw na yung pinoposes ng kayamanan. At hindi na ikaw nagmamayari ng kayamanan. They enslave us. Ginagawa nila tayong alipin. And saan pa pupunta yan kundi sa pag-aalala, worry. At mga kapatid, hindi po si Paul, hindi si Peter, hindi ibang mga apostol ang nag-discuss nito. It was Jesus himself na nagturo nito sa atin. So, tingnan natin yung mga do's and don'ts according to Jesus. Sabi niya, 19 to 20, do not store up for yourselves treasures on earth. So, medyo negative ng konti. Do not. Do not store up for yourselves treasures on earth. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, mayroon diyang maninira, mayroong magnanakaw. They will be gone. Pero binaligtad niya, sabi niya, but, alam niyo naman yung rule, di ba, ng English language, pag may conjunction, but, kung ano yung previous statement, ay binabaligtad. Sabi niya, but store up for yourselves treasures in heaven. Sa halip, ngunit, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat, kung ano yung mga reasons, bakit hindi kayo mag-impo dito sa lupa, sabi ni Jesus, absent lahat yon sa langit. Okay, that's number one. Yung kanyang do's and don'ts. Number two, do not worry about your life.
Now, I know it's becoming like a cliche, di ba? Ano pa ba masisimple dito? Do not worry about your life. Parang lahat naman tayo nagsasabi nito eh, hindi lang si Jesus. Pero ang tanong, nagagawa ba natin? At habang tumatanda rin ako, nare-realize ko na yung mga pinakasimpleng mga bagay sa buhay na to, sila yung mahirap gawin. Tama? Magsay ng opo at po. Di ba? Umuwi ng maaga. No? Magsabi na may kasalanan kang ginawa. Yung mga simpleng bagay. Sila yung mahirap gawin. Katulad nito. Sabi ni Jesus, do not worry about your life and we worry a lot. We spend our life worrying instead of worshiping. Sabi ni Jesus, do not worry about your life, what you will eat or drink. These are basic things. Or about your body, what you will wear. So, pagkain, inumin, at damit. Do instead. Sabi ni Jesus, verse 25, look at the birds of the air and the flowers of the field. So, huwag tayong mag-worry. Sa halip, tingnan natin yung mga simpleng bagay at kinukonsider natin, walang kakwenta-kwentang mga bagay. Damo at ibon. Kailan kayo nag-worry about damo at ibon? Paano nyo na naisip yung kanilang kapakanan? Naalagaan natin ang mga damo at ibon. Pakainin natin sila at alagaan natin sila. Wala, di ba? So, anong punto dito? Hindi yung damo at saka ibon. Ang punto ni Jesus is, yung mga bagay na maliliit at hindi natin napapansin at sa tingin natin walang kwenta, God takes care of them. And He drops the bomb in the playgrounds of the skeptics, of the theologians, of the philosophers, of the modern people na hindi naniniwala sa mga ganito kasimpleng mga bagay. Jesus dropped the bomb by saying, kayo pa kaya ang hindi aalagaan ni Jesus. Kayo pa kaya ang hindi aalagaan ng aking Ama na nasa langit? That's the message of Jesus. Sapagkat ang reason ay ganito, for the pagans run after all these things and your heavenly Father knows that you need them. Verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Undivided heart. We serve God, we serve God. If we follow Jesus, we follow Jesus and He takes care of the rest. I need to emphasize though, that Jesus is not anti-wealth. Tanda nyo yan, ha? Si Jesus ay hindi kontra sa iyong pagyaman. Si Jesus ay hindi kontra sa iyong pagkakaroon ng maraming pera. But He gives a warning about covetousness and worrying and enslaving power of wealth. Yun lang naman yun. In fact, si Jesus, ang dami niyang supporters na mga well-to-do people. He became successful partly because people supported Him. So Jesus is not saying, oy, huwag kayong magpayaman. Ang sinasabi ni Jesus, bantayan ninyo yung puso ninyo. Because wealth is good and must be enjoyed. It could be a manifestation of God's favor and a result of someone's hard work and diligence. Tama ba? Nag-aral kang mabuti, nag-working student ka, nag-isip ka ng negosyo, nag-sakripisyo ka, and praise the Lord, you are rich today. You must enjoy your wealth. Because you have worked hard, because you have summoned the presence of God to bless you, you need to enjoy what God has given you. Masabi ni Jesus, but bantayan. Because wealth can make you suffer. Mamaya makikita natin. But in the final analysis, mga kapatid, be reminded that earthly wealth has no eternal value at all. Kung binabless tayo ng Panginoon dito sa mundong ito, I can see some faces here na nakakangat sa buhay. Praise the Lord sa inyong mga buhay. Nandito kayo, papatuloy kayo naglilingkod sa Panginoon. Pero in the final analysis, when death comes, di ba, sasabihin mo raman, I will leave everything behind.
Kaya nga, sabi ni Jesus, maglingkod tayo sa Kanya. Whether mahirap tayo or mayaman tayo. The key is you need to always remind yourself that wealth is from the Lord. Okay? Yan lang yon. Remind yourself that wealth is from the Lord. You are not the owner. You are a steward. Kaya nga sa Kristiyano, ang word ay stewardship. Di ba? Ipinagkatiwala. Ang daming parables ni Jesus na ganyan. Ipinagkatiwala. Tayo ay mga katiwala. Sabi ni Bruce, F.F. Bruce, isang biblical author, sabi niya, sorry, not biblical author, biblical commentator, you can be as unfaithful to God through care as well as through covetousness. Kasi nga, pag hindi natin nabantayan eh. Yun bang, nagiging unfaithful tayo kay Lord na hindi na tayo nagsisimba, hindi na tayo umaten ng life group, hindi na tayo nagde-devotion, nagiging wild na yung buhay natin, kahahabol sa pera. Pero sabi ni Bruce, may isang extreme yan. Hindi ka nga ganyan, pero punong-puno naman ng inggit yung puso mo. Covetousness. Pareho lang yon. Pareho lang yung effect nun. Covetousness begins, of course, sa ating mga puso. But it is intensified. It is being intensified and it is sustained by the eyes. Diba, sabi ni Jesus, biglang pumasok yung usapin ng mata. Ba ang layo? Layo naman ng wealth sa mata. Kasi sa mga Hudyo, yung mata ay simbolo ng envy. Inggit. At saka covetousness, pag-iimbot. Sabi ni Jesus, pag umiral yan, magiging madilim ang buhay mo. At walang blessed life na pinag-uusapan dyan. Alam niyo mga kapatid, itong bagay na ito, pagka pinus farther, it leads to slavery. Nagiging alipin tayo ng mga earthly things. You don't merely possess your wealth. In fact, your wealth possesses you. Ha? Simpleng bagay. Tatakot ka, may magnanakaw. Bili ka ng 5 aso para may magbantay. Ngayon, hindi ka na makapagbakasyon kasi walang magbabantay sa aso. Ha? It captivates our heart. It prevents us from enjoying your life. Sometimes, it enslaves you. Kaya sabi ni Jesus, kung ako ang Lord, ako lang ang Lord. Wala nang iba. Si Richard Foster, isa po sa aking mga paboritong authors, meron po siyang sinulat para sa mga Christian men and women na mga mayayaman. Sabi niya, if you want to glorify God, I have 2 questions for you. You need to answer it. Now ako, kasi pakailomero ako, dinagdagan ko pa ng isa. No? Dalawa lang yung kay Pastor, dinagdagan ko pa isa. Kasi baptist ako eh. Dapat laging 3 points, di ba? Ay si Pastor Quaker yon, kaya 2 points lang. Ito, sabi ni Pastor, kailangan sagutin mo to. Saan galing ang yaman mo? Yan. Pinaghirapan mo ba yan? Kung minana mo, praise the Lord, tapos mas pinaunlad mo pa. Pinag-usapan dito integrity. Honesty. Masasagot mo ba talaga saan galing ang yaman mo? Hindi galing sa customs, hindi galing sa BIR. Ba? Pangalawang tanong, ano ang ginagawa mo sa yaman mo? Yan. Eh, tinagdagan ko pa nga eh. Sa akin naman, ito yung version ko. Ano ang ginagawa ng yaman mo sa'yo? Pwede rin, di ba? Anong ginagawa mo sa yaman mo? At ano ang ginagawa ng yaman mo sa'yo? Kung dahil sa sobrang yaman mo na, hindi ka na nag-church, kasi may iba ka ng commitments, medyo may problema tayo. Dahil sa sobrang yaman mo na, hindi ka na nakaka-involve sa gawain ng Panginoon, medyo may problema tayo. Parang ang dali-dali mo i-cancel yung Sunday worship kasi meron na akong meetings or meron na akong commitment sa iba. Then, pag-isipan natin mabuti ito, mga kapatid. You know why Jesus had a lengthy discussion on this topic? Bakit hindi mahaba yung discussion ni Jesus sa hell? Eh, mas nakakatakot yun. Bakit hindi masyadong mahaba ang discussion ni Jesus dito sa heaven?
or sa evangelism or sa mission or church planting, bakit nag-focus si Jesus at ang haba-haba na kanyang discussion sa kayamanan? Because, listen, he encountered people with good intentions but won't enter the kingdom of God because of their wealth. Absorb that. Na kahit yung mga bagay na praktikal na kayamanan, pinagtuunan ng pansin ni Jesus kasi ang dami niyang taong na-encounter na mabubuti sana, may magandang intensyon na hindi papasok sa kingdom of God because of their wealth. Mahalaga kay Jesus yung mga kaluluwa sana ng mga taong ito. In fact, sabi niya, it is easy for a camel to go through the eye of the needle than a rich man to enter the kingdom of God. Napakalaking disaster. Also because the sin is very subtle and you feel really good about yourself. The world says, he who has the gold rules. Diba? Kung sino ang mayaman, siya yung nag-rule. Wealth brings influence. It can pervert justice. It tears down moral and ethical barriers. It makes you feel like a king. And this is where the world, the lens of the vision of the world focuses on this. At pag hindi nangyari, sabi ni Jesus, it will enslave you, it will make you a worried person. You will be sick in your heart. I was teaching itong week na to, I was in Don Salvador Benedicto in Negros Occidental, and praise the Lord, no? Sabi ko, Lord, thank you din, kasi kahit hindi talaga appealing yung ministry, hindi talaga appealing yung pastorate, but there are 13 young people, young professionals in the ministry, willing to be trained for leadership, no? And I can see these are bright individuals. These are bright people. Kung nag-corporate world ito, medyo okay din to buhay nito, but they have chosen to be in the ministry. They have understood their calling. They have accepted the challenge. Now, this is what Jesus meant in verse 24. No? You cannot serve God and mammon. Ano ba ibig sabihin ng mammon? Mammon in their culture is materialism or wealth personified. Yung parang ginawa mo na siyang tao. Personified. Yan. Sabi ni Paul, tingnan niyo po ito mga kapatid. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya dapat tayong masayahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ama nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Gusto nyo ng medyo kurot ng konti? Kung nandito kayo at tumataya pa kayo sa loto, pwede ba tigilan nyo na yan? Mga kapatid, it will not bring you joy. It will ruin your family. Instant success. Ang success pinaghihirapan yan. Ang success pinag-iisipan, lalong pinag-pipray yan, kapatid. I have seen people na mas naging miserable ang buhay nung yumaman sila kasi hindi sila ready. Akala mo ba yung pagyaman ay parang nagbihis ka lang ng damit? Pinag-iisipan yan. Pinagpaplanuhan yan. Mayaman ka nga, nagtayo ka ng bahay sa isang exclusive subdivision, pausok ka naman ng pausok, sampay ka ng sampay ng mga damit dun sa harap. Kasi uncultured ka, edi kahihiyan ka dun. Diba? Alaga ka ng mga pato, mga manok. Kasi pinag-iisipan yun. Hiningi kay Lord yun at lalong pinagtatrabahuan yun. Hindi siya ganun-ganun. Now, pinag-usapan natin kanina. Sabi ni Jesus, di ba may do's and don'ts siya? Ito ang gagawin mo, ito hindi mo pwedeng gawin. So ano ngayon ang ibig sabihin nung sinabi niya na store up for yourselves treasures in heaven? Ano ibig sabihin nun? Anong practical na, paano siya gawin? Application. Hiram tayo kay Paul. Ito sabi ni Paul. First Timothy chapter 6:17-19. Ang mayayaman sa material na bagay
ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Okay. Be humble. In other words, ano pa? Sa halip, umasa sila sa Diyos na masagana ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Faith. Diba? Humility. Faith. Ano pa? Utusan mo sila. Parang nakaka... Parang ayaw ko itong gawin. Utusan mo, no? Utusan mo ba yung mga mayayaman dito sa church? No. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Yan. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Generous. Sa gayon, oh ito na, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. Ito na yung sinasabi ni Jesus, treasures in heaven, at makakamta nila ang tunay na buhay. Yan po yung practical outworking po ng sinasabi ni Jesus na mag-impon tayo sa langit. Gusto niyo ng entertainment? Sinong tumawa? Papakita ko sa inyo, ha? So, yung mga 2 weeks ago, ginisi ako ng pinsang ko. He's a pastor in Saudi. Sabi niya, bro, tulungan mo nga ako kasi nare-recruit ako dito. At nauguluhan ako kaya ikaw naisip ko eh. Enlighten mo nga ako. Alam niyo ba itong istorya nito? May mga pastor ngayon, may mga simbahan ngayon na nagre-recruit na mga kapwa pastor at mga simbahan. Kasi daw, hindi na mamatay talaga itong isyong to. The late President Marcos, nagbigay daw yan ng napakaraming pera sa mga simbahan. Intended for the churches. Okay? At dinidisperse na daw yan ngayon. Ready for disbursement. So ito ngayon. Magbabayad ka ng 500 pesos na membership fee para makasali ka dyan. So ito siya ngayon, ito siya. Sabi diyan. Oh, number one, evangelize and help. Yung okay lang 'yon, no? Unity across DMAP organization, 'yun yung organization ni Marcos daw. Church fund 100 million. Yan. 100 million ibibigay. Church building with helipad. Alam niyo ba helipad? Nilalanding ng helicopter. Gusto niyo diyan sa taas? Palagay tayo. Bukas na siguro kasi maulan. Yan. Ano pa? Multiple blessings of the beneficiary, pastor, senior citizen, 50 years old pa lang, bibigyan na, PWD. Ano pa? Yung isang tao has the card to distribute budget. Yung mga nanay, may nanay fund, monthly allowance, health, beauty, and hygiene. Ano ba? Mga social kayo. 20,000 per month daw yun. May youth scholarship. Ano pa? Pakilipat. Yan. Tapos, tatay fund na 20,000 din. Ang mga angkats, hindi ka magsisimba, hindi ka bibigyan. Ano pa? Report to admin any irregularities. At ito, sosyal, oh. Starlink satellite. O, hindi PLDT ang internet. Starlink, no? Elon Musk. To monitor directors, ganyan. Proof of eligibility, ganyan. Ito, pastors. Parang gusto ko na talaga umatin dito. So, yan. Pastors who choose his own brand of car. Depending on his environment. So mag-iisip ano kaya sa bagay dito sa Imus. Di ba? Business proposal, mga kapatid. Una, patay na si Marcos, patahimikin nyo, 30 years na. No, huwag nyo nang gamitin yung pangalan ng matanda sa maganto. At mga pastor, nakikinig sa akin ngayon, mga Christians, pwede ba? Kasi dumarami yan. Ang dami yan. Daming members niyan. Sabi ko na, tigilan mo na yan. Huwag mo nang i-entertain yan. Sabi niya, eh kasi best friend ko nung college yung pastor na nag-record siya, Dennis, inaantok na ako alas 12 na ng gabi. Diba? Parang, mga kapatid, nasa na ba ako? To summarize Jesus' discussion on wealth, we need to understand the following. Number one, this was the life lived by the Pharisees and others. Ito kasi yung buhay ng mga Pariseo na kinukontra ni Jesus. They pursued material wealth and power and they let wealth become their master. Kasi sinasabi ni Jesus, huwag niyong gayahin ang mga Pharisees. Kung yumaman ka, ako pa rin ang Lord mo. Pwede ba yon? Number two,
The common people fell into covetousness because they lack material things. They were always looking up to the wealthy and influential for success and power. Sabi ni Jesus, look at the birds. I will take care of you. Pero hindi sinabi ni Jesus, huwag ka na magtrabaho, at huwag ka na mag-aaral, at huwag ka na mangarap. Hindi naman, ibang usapan yun, mga kapatid. Number three, although it appears to be harmless and mild, wealth, if not allowed, can compete with Jesus as your master. Mag-ingat ka dyan. Number four, let's stop wasting our precious times worrying about material things. Instead, let's worship the one who promised to always provide for our needs, sometimes even our wants. Diba? Ganun naman si Lord, hindi naman siya, minsan, titiis ka, bananak yung muna, sa susunod, cake naman. Diba? Tapos may Haagen-Dazs. Oh. Once a year, okay na yun. God gives us grace. Nagbibigay din si Lord sa atin. Diba? Even our wants sometimes. Jesus alone is our Lord. Pangalawa, knowing the difference between judgment and approval. Gusto mo na maginhawang buhay? You need to do this. Jesus is slowly transitioning his teaching from the interior life. Mapapansin niyo, pinag-uusapan natin lagi dito, interior, di ba? Prayer, fasting, worrying, anxiety over material things. Now it's time to tackle the exterior, the way we see and treat others. Again, the Pharisees judge others because they think they are superior and this is their way of displaying spirituality. Sa kanila, mas marami kang ginajudge, mas spiritual ka. Sa club, no? Kaya sabi ni Jesus, do not judge. So you won't be judged. David Guzik, isang biblical commentator, sabi niya, we break this command when we think the worst of others. Yung bang lagi na lang worst na nakikita mo sa iyong kapwa? We break this command when we only speak to others of their faults. We break this command when we judge an entire life only by its worst moments. Sinagot ka lang ng pabalang kasi mayroon siyang sakit. Sinusgahan mo na yung kanyang buong pagkatao. Parang ganon. Worst moments lang nakikita natin. We break this command when we judge the hidden motives of others. We break this command when we judge others without considering ourselves in their same circumstances. We break this command when we judge others without being mindful that we ourselves will be judged. So ano ba talaga ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya, huwag kang humusga para hindi ka husgahan? Ano ibig sabihin niyon? Ito yun, mga kapatid. Number one, he never commanded a universal acceptance of lifestyle and teaching. Kasi ginagamit ito ng mga taong ayaw magsimba, ng mga taong ayaw magbago ng buhay, o sabi ni Jesus, huwag kang mag-judge. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Jesus. Kasi kung yun ang ibig sabihin ni Jesus, then wala na tayong identity. Lahat na tama. Lahat na okay. Lahat na pwede natin gawin. So hindi siya blanket statement na sinasabi ni Jesus, o tanggapin na lahat yan. Kasi bawal tayong mag-judge. Kasi in verses 15 to 16 ng Matthew chapter 7, sabi ni Jesus na kailangang makita ang bunga. Ang bunga ng Holy Spirit. Ang bunga ng pagbabago ng buhay. Kailangan makita yun sa buhay natin. We need some judgment to do this. Diba? Kung isang tao ba talaga ay nagtatransform, kung isang tao ba talaga ay nagbabago, we need to judge. Tama ba? You will have to exercise judgment. In other words, Jesus did not prohibit judging others. Hindi pinagbawal ni Jesus ang mag-judge. Pero, ang judgment must be sound and fair. Dapat tama. When our judgment is harsh, mga kapatid, laging nangyayari yan kasi we do not judge according to a standard. But we are hypocritical in the application of that standard. Ayaw nating i-impose yung standard sa sarili natin, pero gusto nating i-impose sa ibang tao. Yan ang mali na tinutuwid ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, for with what judgment you judge, you will be judged. In judging, we must use these two measures. Number one, laging dapat merong justice. Number two, mercy. Dapat magkatimbang po yung mga yan, mga kapatid. Hindi pwedeng justice lang, magiging vindictive tayo dyan. Walang restoration, walang mercy. Hindi rin naman puro mercy lang, magiging consentidor tayo dyan. Dapat merong justice. Yun po ang tinuturo sa atin ni Jesus. Now, to drive home a point, Jesus gave a funny illustration. Sabi niya,
Tanggalin mo muna yung troso sa mata mo bago ka magtangkang tanggalin yung puwing sa mata ng ibang tao. Jesus is gentle, sabi ni Spurgeon. But he calls that man a hypocrite who fusses about small things in others and pays no attention to great matters at home in his own person. Kitang-kita mo yung mga maliliit na mga bagay sa ibang tao, pero at home, not home sa iyo ang kasalanan at hindi mo yun napapansin. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. We need to judge according to the standard of Jesus. At pangatlo, magkakaroon tayo ng balanced spirituality. Jesus concluded this particular section with a rather harsh statement. Sabi niya, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. Sakit, no? Tawagin kang aso. Sabi pa, baka pagkatapos ay kayo pang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Matthew chapter 7 verse 6. What did Jesus mean by this? Bakit minensyon ni Jesus yung mga kasuklam-suklam na mga hayop sa kanilang kultura, aso at baboy? In fact, hanggang ngayon, di nga nila kinakain yung baboy, mga Hudyo. Kasi si Jesus, nag-encourage siya sa mga citizen of his kingdom not to engage in self-blind criticism and judgmental attitude. Sabi ni Jesus, iwasan nyo yan. On the other hand, he is instructing us to practice sound judgment and deep discernment. Minsan, di ba, kapipilit natin, halos isaksak na natin sa baga ng tao ang gospel, ay ayaw nga tumanggap eh. Yung mga precious na mga bagay, pipilit mo talagang i-instruct sa mga tao, tuloy nagtayo ng kulto nung natuto ng konti sa Bible. Sabi ni Jesus, practice discernment. Yung mga holy things, huwag ninyong ibibigay sa mga unholy na mga tao. Dogs and pigs in their culture are considered hostile, mga mababangis. Like the teachers of the law or the violent people who will only pervert the pearl that is the good news of the kingdom. Bakit? Kasi wala talaga sa kanilang puso ang Panginoon. In reality, there are people who are hostile to the gospel. Kahit ano pang gawin mo, mayroon talaga mga taong paninindigan nila yung mali at hindi talaga tatanggap ng salita ng Panginoon. Let us not spend our energy sa mga taong ito. Well, there is good news. The good news is there are open hearts everywhere. May mga taong nag-aantay ng salita ng Panginoon, and the pearl of the kingdom of God belongs to them. Para sa kanila, ang good news of the kingdom of God. Tanungin ko kayo, anong buhay mayroon tayo ngayon? Tayo ba ay depressed? Tayo ba ay hopeless? Tayo ba ay parang lagi nagsiself-pity na lang, kukontemplate na kung ano-anong mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon? Or are we living a life that is real? A life that is fruitful, that is meaningful? In 1944, alam niyo naman, di ba, nangyari, bumalik yung mga Amerikano, at dyan sa Lubang Island, sa Mindoro, nangyari ito. Mayroong 22-year-old na Japanese lieutenant. His name is Hiruo Onoda. At nasakop na mga Amerikano, bumalik na sila, tagumpay na sila. Sinulog yung atomic bomb sa Hiroshima at sa Nagasaki. Sumurrender na yung Japan. Problema, hindi nakarating agad yung information na sumurrender na yung Japan. So itong si Onoda, at meron siyang apat na tauhan, lima sila bali, they continued the fight in Lubang Islands. Sabotage, guerrilla warfare, ambush. Ang dami pa nilang napatay, ha? So, balitaan nyo ng emperor, bakalat sila ng leaflets sa bundok gamit ang mga sasakyan na panghimpapawid para magbagsak ng message sa Onoda, tapos na ang gyera, sumurrender ka na. So sabi niya, hindi, ano lang to? Psychological warfare to. Oh, hindi to totoo. So ang nangyari naman, pinadala yung kanyang kapatid. May megaphone, naglakad dyan sa mga bundok ng Lubang Islands. Narinig niya yun. And still, hindi siya sumurrender.
Unti-unting namatay yung kanyang apat na tauhan hanggang siya na lang natira. Merong isang college dropout na inutusan ng Japan government kasi nagkakaroon na ng crisis eh, diplomatic crisis between the Philippines and Japan kasi nakakapatay pa ng mga officers, nakaka-ambush pa. 30 years ito, mga kapatid, in the making. Hanggang naniwala na siya, finally, sa nag-announce na college dropout, yun na, sumurrender siya after 30 years. Anong sabi? Ba't siya sumurrender? Philip Yancey, isa sa mga nagkwento nito, sabi niya, maaaring dahil na-realize niya that he was living an imaginary life. He was waging an imaginary war. Kasi nga, tapos na talaga eh. 30 years na nga eh. Pero nandun siya, patuloy na lumalaban. Imaginary life, imaginary war. Ganun ba tayo? Ganun ba yung buhay mo ngayon? You are living an imaginary life. Na hindi mo, na namimiss mo entirely ang buhay na ino-offer sa iyo ng Panginoon. Regardless kung mahirap ka o mayaman ka ngayon, you can be a victim of living a life that is unreal. So Jesus is inviting you. You want a blessed life? You want a life that will last for eternity? Dapat meron tayong undivided heart. Regardless of our economic status, Jesus is our Lord. He alone is our Lord. Hindi mo kailangang mamuhay ng imaginary life. Kasi totoo ang buhay na ino-offer sa iyo ni Jesus. Good morning mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us respond to this message. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you pay the debt I owe. My chains freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Jesus, it has
us pray. Our Father, we commit to you our lives, and we long for your work of transformation. Holy Spirit, Lord, we ask that you will transform our minds, that you will help us, Lord, with this ongoing battle, psychological battle of meaninglessness and nothingness, Lord, that is prevalent, especially among the young people. I pray, Lord, that the young people of this church will always remember that life has a purpose. Life has meaning. That life is real. And we will turn our backs, Lord, from anumang ino-offer ng mundo sa amin. Living a life that is imaginary. Living a life that is hollow, that is empty. Father, we pray, Lord, that each one of us here will experience the life of grace, the life of your favor, the life of being blessed. Panginoon, na mangyari sa amin ang iyong pangako sa John chapter 10, verse 10. Father, we commit to you also our schedules, our activities, Lord, for the coming week. Father, be with us. May your favor, your guidance be upon us all, especially, Lord, your presence that sustains us. This is our prayer in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Magandang umaga, mga kapatid. Palayan tayo ng Panginoon. Sa atin pong paghiwa-hiwalay, muli po nating awitan na ating Panginoon.